Saksihan ngayong gabi, babaeng ikakasal na sana sa susunod na taon. Natagpo ang patay sa bangin sa Muntinlupa. Lola at kanyang dalawang batang apo, pinagsasaksak sa nanloob sa kanilang bahay sa Cagayan. Paano kalang batas na magre-require sa mga bibili ng sakyan na magkaroon ng sariling parking space, inihain sa kamera. Isang babae ikakasal na sana sa susunod na taon na natagpo ang patay sa Muntinlupa City. Ang biktima, hininalang ginahasa bago pinatay. Saksi, si Nico Wahe. Hindi na matutuloy ang plano sana ng pagpapakasal sa susunod na taon ni Virgilio Esguera at Ira Garcia dahil si Ira wala ng buhay na matagpuan sa masukal na bangin sa East Service Road sa Sukat, Muntinlupa City. Kwento ni Virgilio, magkausap sila sa cellphone habang naglalakad si Ira mula sa trabaho. Nang biglang, Nagbunin siya at sabi niya, tulong. Nag-ano na po ko. May narinig po ko ng kaluskus pababa. Yun na yun, yung ano ko, may kumaluskus ng mga dahon. Nag-alala si Virgilio at tinawagan ng kanyang kapatid na kasama ni Ira sa bahay. Agad namang humingi ng tulong sa barangay ang kanyang kapatid. Sabi niya, sa sukat siya bumaba. Narinig ko po dun sa ano, wala nang sasalita, pero narinig ko yung paligid ng sa cellphone, yung mga daan ng sasakyan, tsaka po yung paglaglag dun sa ano, nung paglaglag, parang ganun po. Rumisponde ang barangay at hinanap ang biktima sa masukal na bangin. Nadatnan po namin sa area na yung biktima po ay wala nang saplot ang pambaba. At may mga sugat po at may duguan ng kanyang mukha. Nung pinacheck po natin sa ating rescue team, negative pulse, negative breathing na po. Ayon sa Muntinlupa Police, mayroon na silang person of interest at parang kabisado raw ng suspect ang ruta ng biktima. Po sa found out na mayroong pala dyan na isa na kumbaga nag-i-stalk sa kanya. Mayroon siyang post-post doon eh, parang hindi naman siya matatawag sa bahay dahil parang informal center siya doon na kung saan kabisado niya kung hahatagin niya pagbaba yung biktima. Alam niya kung saan niya dadalhin. Inaalam pa kung hinali nga ang biktima bago patayin. Bukod sa kinakasama, naulila din ni Ira ang kanilang dalawang anak. Bahala na pong batas sa kanya. Ano po mong pwedeng parusa sa kanya? Ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nasa 50 piso na ang ibinaba ng presyo ng kada kilo ng karneng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Pero para sa samang industriya ng agrikultura o sinag, dapat higit na mas mababa pa ang presyo sa palengke. Kung bakit, alamin sa pagsaksi ni Mark Salazar. Mula sa 380 hanggang 400 pesos na kada kilo ng liyempo at kasim noong pagpasok ng taon, bumaba na ang presyo nito sa 330 pesos sa Commonwealth Market. Sa retail namin, 330 yung retail namin yan sa ano, liyempo. Nabili parang siya kasi kailangan din nila yun eh. Sa price monitoring ng Department of Agriculture ngayong araw, hindi nakakalayo-layo ang presyuhan sa iba pang palengke sa Metro Manila. Sa Las Piñas Market, 315 pesos per kilo ang kasim. Bahagyang mataas ang liyempo sa 350 pesos per kilo. Bahagyang mataas sa Pasig City Mega Market ang kasim na 320, habang 350 pesos per kilo rin ang liyempo. Sabi ng DA, 325 pesos per kilo ang prevailing price ng kasim at pigi. 380 pesos per kilo naman ang liyempo. Sabi naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dapat higit na mas mababa dyan ang presyo sa palengke dahil mababa na ang pasa mula sa mga babuyan. Ang karne ng baboy kasi ang live weight nagre-range na lang ng 196 ang Luzon. No, average ng Luzon. Yung presyo ng baboy sana nasa 290, no? 290 pesos yung prime cut naman dapat nasa 310 to 320. Katwira ng mga nasa palengke, ang pasa ng trader ang sinusundan nilang presyo na nakadepende sa dami o konti ng supply na binabagsak sa kanila. Paliwanag ng DA, sadyang malikot ang presyo ng karne sa merkado dahil sensitibo ito sa presyo ng imported farm inputs gaya ng feeds. Pero nagtataka rin ng DA kung bakit hindi pa rin bumababa ng lubos ang presyo ng baboy sa palengke kung ang mga hog raiser na mismo ang nagsasabing mababa na ang pasa nila. We are closely coordinating with our producers po.
Sa presyo ng manok, pinakamura sa Commonwealth Market, 170 kada whole chicken. 180 yan sa Pasig City Mega Market, habang 185 pesos sa Las Piñas Market. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Isang patay at dalawang sugatan sa pamamaril sa San Andres, Quezon. Sa Santa Teresita, sa Cagayan, pinagsasaksak ang dalawang bata at kanilang lola ng lalaking nanloob sa kanilang bahay. Saksi si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tagdad ng saksak ang tatlong magkakaanak ng matagpuan ng pulisya sa Santa Teresita, Cagayan. Patay ang magkapatid na edad 6 at 5 taon. Sugatan ang kanilang lolang si Evelyn Perez, 64 taong gulang, retiradong principal at isang negosyante. Suspek sa krimen ang dati nilang katiwala sa sakahan na si Jerry Genova. Ayon sa investigasyon, una raw nakarinig ng ingay sa kusina ng kanilang bahay si Lola Evelyn, kaya nagpunta siya roon para isara ang pintuan. Pero pagbalik po niya, dun po sa kanilang kwarto, nandun na po yung suspect na nasa katamtamang pangatawan, nakasit po na itin na bone. At naroon na po wala pong awang pinagsasaksak yung matanda. Dito umano nagising ang isa sa mga bata. Siya naman ang pinagsasaksak umano ng suspect. Saka umano isinunod ang natutulog niyang kapatid. Nakipagduno po yung matanda, pero mahina po yon. At isinali po ng suspect yung kanyang binti gamit po yung tali ng baboy na may tela. At cord naman po ng charger ng cellphone sa kanyang braso, kaya hindi na po siya nakalaban. Tinangay ng suspect ang hindi pa matukoy na halaga ng pera at mga alahas ng lola. Natunto ng pulisya ang bahay ng suspect. Nakatakbo pa umano siya bitbit ang isang sling bag hanggang sa mabaril siya. Napag-alamang mga alahas ni Perez ang laman ng sling bag. Napag-alaman din po ano, na may problema umano po itong suspect na to sa pera. No? Yung leading partner ng suspect na siyang panito na kanyang panluloob sa bahay ng mga biktima. Wala pang pahayag ang suspect pero nakasuhan na siya. Hindi rin muna nagbigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Sa Barangay Pansoy sa San Andres, Quezon, duguan na ng datna ng mga otoridad si Bernabe Ebar Sabal. Pinagbabaril ang 63-anyos na magninyog sa terrace ng kanilang bahay. Sakay daw ng motorsiklo ang 4 na salarin. Ako again, sir, base sa pagtatanong ka, tatlong motor daw, sir. Sa isang kubo sa di kalayuan, binaril din ang 2 pang kapitbahay at kapwa magninyog ni Ebar Sabal. Pareho silang sugatan. Blanco pa ang pulisya sa motibo ng pamamaril. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Mula rito sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, ang inyong saksi. Tinawag ni Senadora Amy Marcos na veto spree ang pag-reject ng Pangulo sa ilang panukalang batas, kabilang ang tax exemption sa mga gurong nagsilbi noong election 2022. Ang reaksyon ng Malacanang sa pagsaksi ni Van Mayrina. Nagkilos protesta sa Kamara ang Alliance of Concerned Teachers dahil sa pagbito ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang batas na nagbibigay ng tax exemption sa honorary at allowance sa mga guro na nagsilbi noong election 2022. Ang pangalampag paraan daw para mapalakas ang pag-asang mabaliktad ang veto sa pamamagitan ng 2/3 vote ng mga mababatas. Nakaka-frustrate po ito dahil parang hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung sakripisyo ng mga teachers na nagbuwis ang buhay para po doon sa pagsisilbi, protektahan yung voto ng ating mamamayan. Yung pagveto ng presidente is a matter of good housekeeping. Hindi natin po tinatanggalan ng benepisyo ang mga poll workers natin. Ang ginagawa po natin ay inaayos yung sistema without discounting the possibility na pwede pa rin silang bigyan ng ayuda. Nauna nang ipinaliwanag ng Pangulo ang pagveto niya sa panukala. Pagka nagkumuha ka ng tax subsidy, hindi mo alam kung sino ang makakakuha. Dahil kahit yung hindi nangangailangan, nakakakuha ng subsidy. Hindi ibig sabihin ito na kinalimutan natin yung ating mga election workers. Babalikan natin sila. Pagka nagka-eleksyon, edi titignan natin sino ba talaga ang nagtrabaho. Isa lamang ang tax exemption sa honoraria ng mga guro nagsilbi sa eleksyon sa mga panukalang na veto ng Pangulo. Ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos, tinawag yan na veto spree dahil daw sa di pagkakaunawaan ng legislatura at Malacanang. Dapat daw magpatawag na agad ng pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Nagpaalala pa siya sa sinabi raw noong kampanya na magkaisa na tayo.
paglilinaw naman ng palasyo, lima lang ang mga nabito ng Pangulo at may 41 hinaya ang maging ganap na batas. Gusto ko lang linawin, no? Hindi po nagkaroon ng veto spree ang ating Pangulo. Wini-welcome naman po natin yung yung LEDAC. Tinotono lang naman ng ating Pangulo dun sa mga sistema yung mga batas natin. So, lalong-lalo na yung mga batas that involve some kind of tax break or tax benefits, itotono mo dun sa ating polisiya of tax reform. Kahapon pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa sa tungkulin ng ilang opisyal. Inanunsyo naman kanina ang pagkakatalaga kay Dr. Samuel Zacate bilang Director General ng Food and Drug Administration o FDA. Si Zacate, personal na doktor ng Pangulo at nagsilbi na rin sa gobyerno kabilang ang Public Attorney's Office at PSG Hospital. Si retired Brigadier General Roman Popong Felix ang itinalagang kalihim ng bagong buong Office of the Presidential Advisor on Military Affairs. Si Carlo Dimayuga naman ang itinalagang Acting MMDA Chairman. Formal naman nag-assume bilang PNP Chief si Police General Rodolfo Azurin Jr. Pinalitan niya si Police Lieutenant General Vicente Danao na nagsilbing officer in charge ng may 3 buwan. Ako si Ivan Mirina, ang inyong saksi. Kinumpirma ng Philippine Space Agency na galing sa isang rocket ng China mga piraso ng bakal na nakatagpuan sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Nagbigay naman daw ng abiso ang China bago ang kanilang rocket launch, pero hindi raw ito nagbigay ng impormasyon tungkol sa posibleng pagbagsakan ng bahagi ng rocket. Saksi si Chino Gaston. Inilabas ng Philippine Coast Guard kahapon ang video at litratong ito ng mga debris na may Chinese markings na nakuha ng mga mangingisda sa Mamburao, Occidental, Mindoro pasado alas 9 ng umaga. Kanina, kinumpirma ng Philippine Space Agency na mga naglalakihang piraso ng bakal sa karagatan ng Mamburao ay bahagi nga ng Long March 5B rocket ng China na nilaunch noong July 24. Pero hindi gaya ng rocket core na nasunog habang pabalik ng atmosphere, ang mga parting nakuha sa Mindoro ay bumagsak sa karagatan habang paakyat pa lang ang rocket sa kalawakan o space. Kapag na-launch ang rocket, unang hihiwalay sa rocket body ang 4 na mga booster rocket sa gilid. Kasunod nito, matatanggal ang payload fairing o protective cover sa anumang dinadala ng rocket. Masusundan ito ng paghiwalay ng first stage ng rocket, ang pinakamalaking bahagi na nakitang nasusunog habang pabalik ng kalupaan. Ang payload fairing na may nakatatak na Chinese flag ang nakuha ng mga mangingisda sa Mamburao. Babala ng PhilSA sa publiko, huwag hawakan o lapitan kung may makikita pang space debris dahil sa posibleng panganib dulot ng ginamit na rocket fuel at agad ipagbigay alam sa mga otoridad. These discarded rocket stages are usually designed and planned to shed over specific drop zones. The drop zones are usually bodies of water and are selected to minimize the hazards of falling onto populated areas. Ayon sa PhilSA, bago ang July 24 launch, nagbigay naman ng abiso tungkol dito ang China sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Dahil dito, naglabas din ng babala at advisory ang PhilSA sa mga ahensya ng gobyerno. Pero hindi raw nagbigay ng impormasyon ang China tungkol sa posibleng pagbabagsakan ng rocket stage na kalaunay nahulog sa Sulusi. Ipinanukala na ng PhilSA sa Department of Foreign Affairs na ratipikahan ang 2 space treaty na layong mabigyan ng access to information ng Pilipinas sa mga rocket launch ng China at ibang bansa at mapabilis din ang proseso ng pagbibigay danyos sakaling may pinsalang dulot ng space debris. The Liability Convention and the Registration Convention are 2 of the 5 important conventions or treaty within the UN space treaty that ensure for binding for specific norms and rules of international law to ensure a safe and ensure sustainable conduct of outer space activity. Nasa pangangalaga ng Philippine Coast Guard ang mga nakuhang rocket debris, pero hindi pa raw malinaw kung ano ang gagawin sa mga ito. Kasalukuyang binubuo pa lang ng PhilSA ang Orbital Debris Protocol na magsisilbing gabay kung ano ang gagawin sa mga space debris na bumabagsak sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. 3,047 ang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. 13 ang bagong nasawi. Sa gitna naman ng kampanya ng DOH sa pagbabakuna kontra COVID, pinaimbisigan ni Senadora Risa Ontiveros ang 6 bilyong pisong halaga ng bakuna na sayang dahil hindi nagamit. Saksi si Marisumal.
Mga pabrika na sa Cavite Economic Zone ang binisita ni DOH OIC Maria Rosario Vergere para maisulong ang kampanya sa pagtuturok ng COVID-19 booster shot sa mga manggagawa. Bahagi pa rin ito ng pinaslakas vaccination campaign kung saan target na makapagbakuna ng 23 million eligible individuals sa unang 100 araw ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Vergere pa mismo ang nagbakuna sa ilan sa kanila. Unang-unang challenge pa rin natin talaga lahat, information. Ano? That's why umiikot po tayo sa lahat ng mga lugar katulad nito because this is a big workplace kung saan tayo pwedeng pumunta para mas makatulong, mas makapanghikayat. Gusto natin yan. Dito sa Hayakawa na pagawaan ng mga wire harness, aabot sa 1,600 ang kanilang trabahador. Dahil 100% na ng kanilang workforce ang kinakailangan pumasok sa pabrika araw-araw, hinihikayat na rin ang mga manggagawa na magpa-booster shot na kontra COVID-19. At sa nakikita natin, kahit na yung mga unang may agam-agam, ay nakumbinsin na rin magpaturok ng kanilang booster shots. Wala na po akong balak na magpa-booster. Dahil nga okay naman ang okay na ako, kailangan na rin talaga natin mag 100% workforce. So para ma-assure natin ang safety ng lahat, meron po talagang nakikita ang namamatay daw. So hindi naman sure natin kung talagang dahil sa vaccine yon. Doon po nag-hesitate po ako na ayaw ko magpa-vaccine po. Yes po, may additional protection po kami. Dito sa Calabar Zone, target na mabigyan ang unang booster shot ang aabot sa mahigit 3 milyong individual. Seryoso siya na talagang i-roll out tong vaccination sa ating bansa. Katunayan nga po, may mga baksina na andyan na yung ituturok na lang sa baraso na ating mga kababayan. At ako po ay nakikiusap pa sa ating mga kababayan, nila mo po sa IMUS, sa buong Pilipinas, na tayo pong lahat ay magkaroon ng booster shot. Nakita naman po natin ang efekto. Mababa ang ating mga nasa ospital ngayon. Ayon sa National Vaccination Operations Center o NVOC, as of August 2, sa 71.7 million na fully vaccinated, 16.3 million na ang may unang booster, 1.4 million naman ang nakakadalawang booster na. Sa ngayon, isa raw ang BARMM sa mga rehiyong mataas pa rin ang hesitancy na magpabakuna. Kaya ginagawa ng paraan ng DOH para mabakunahan ang mga residente rito, maging yung mga nasa liblib na lugar. Sa gitna nito, naghain si Senadora Risa Ontiveros ng resolusyon para imbestigahan sa Senado ang anyay nasa 5-13 bilyong pisong halaga ng COVID-19 vaccines na nag-expire o hindi nagamit. This large-scale wastage should never be tolerated. Mukhang magtatapon tayo ng pera at bakuna sa kabila ng mabilis na namang pagtaas ng mga COVID-19 cases. Ang nais nating malaman sa resolution, saan ba nagkamali o nagkulang sa proseso? Sa pagpaplano ba o sa pagbibili? Sa rollout ba? Sa paglabas ba ng mga guidelines? Ang bottom line, sayang ang pera o supply. Kanino man yan? Ayon naman kay Senador Bongo na Chairman ng Committee on Health and Demography, magsasagawa sila ng pagdinig kaugnay nito kapag ni-refer na sa kanyang komite ang resolusyon ni Ontiveros. Sagot ng DOH, maghahanda sila ng audit report para sa mga mambabatas pero iginiit nilang walang oversupply ng bakuna. Sadyang nagkaroon lang daw talaga ng vaccine hesitancy ang mga Pilipino. Meron tayong mga wastage and we recognize that and it's part of our program for immunization. It's less than the ideal from the WHO, which is 5 to 10%. Pero syempre, titingnan natin kung ano yung mga naging rason kung bakit tayo nagkakaroon ng wastage. Ako, si Mariz Umali, ang inyo saksi. Siyamang sugatan matapos mahulog ang sinasakyan nilang SUV sa bangin sa Tabuk City, Kalinga. Magit 100 metro ang lalim ng bangin. Agad rumisponde ang motoridad kaya naisugod ang mga biktima sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa sanhina aksidente. Sa Sanchez Mira, Cagayan, isang pampaserong bus ang tumagilid. Ayon sa mga otoridad, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahil madulas ang kalsada. Ligtas naman ang 22 sakay ng bus, pero 3 sa kanila ang nagtamo ng bukol sa ulo matapos mauntog. Nagkabitak-bitak ang ilang lupang kinatatayuan ng mga bahay sa Barangay Balay sa Cabayan, Benguet. Kasunod po yan ang magnitude 7 na lindol sa Luzon noong isang linggo. Maituturin na rin itong critical area ayon sa lokal na pamahalaan. Pinangangambahan na masira ang nasa 60 bahay doon sakaling umulan ng malakas. Bukod sa Barangay Balay, iniinspeksyon na rin ng Mines and Geosciences Bureau ang mga lugar na nakitaan ng pagbitak ng lupa. Sa Tubo, Abra naman, dead on the spot ang 59 anyos na lalaki
matapos matabunan ng lupa at gumuho ang kanilang kubo. Ayon sa MDR-RMO, gumuho ang bahagi ng bundok dahil sa pag-ulan doon. Umarangkada po ngayong araw ang libreng sakay program ng Department of Transportation at Office of the Vice President. Mga pinahiram na bus daw ito para sa kampanya noon ni Vice President Sara Duterte pero halos hindi na raw nagagamit matapos ang eleksyon. Sa 5 bus, 2 ang papasada sa EDSA busway mula alas 4 na madaling araw hanggang alas 10 na umaga. Ang sunod na biyahe ay mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Mayroon ding tig-isang bus sa Bacolod, Cebu at Davao. Nagbatuan ng mga bote at pato mga grupo ng kabataan yan sa Imus, Cavite. Nang rumesponde ang mga tanod, maging sila ay pinagbabato rin daw ng mga bata. Tinanggap para usaksakin ng ice pick ang mga kasama nilang rumesponde kaya agad na silang tumawag ng pulis. Nadamay sa batuhan ang isang lalaki na dinala sa ospital matapos tamaan ng basag na bote. Ayon sa barangay, hindi tagaroon ang mga bata at madalas lang makitang paggala-gala sa kalsada. Kasunod na insidente, mas hinigpitan na raw nila ang pagbabantay sa lugar. Sinusulong sa kamera panukalang batas na magre-require sa mga bibili ng sasakyan na magkaroon muna ng sariling parking space. Mula sa Quezon City, saksi lahat, si Nico Wahe. Nico? Igan Pia, bawas sa traffic at perwisyo sa kapwa ang dalawa sa pangunahing layunin ng isang panukala ng isang mambabatas na no garage, no new car policy. Kung mapapadaan kayo sa bahaging ito ng Matipuno Street sa Barangay Piñahan, Quezon City, aakalain yung bawat bahay dito ay mayroong sasakyan. Halos bawat tapat kasi ng bahay may nakaparadang sasakyan. Yun nga lang, sa mismong kalsada nakaparada ang mga ito. May bahagi pa nga may naka-double park. Dito sa compound ni Aling Virginia, 6 na sasakyan na naglalabas-masok sa kanilang garahe. May pagkakataon na bigla na lang may nagpa-park sa tapat ng gate nila. Okay lang naman sana kung kapit-bahay, pero madalas daw ay hindi nila kilala. Perwisyo raw talaga kadalasan. Hindi sila nakakalabas sa tamang oras. Minsan po, pinapakausapan na lang sila na huwag po silang mag-parking sa harapan namin para po hindi sila disturbo sa paglabas namin. Iniiwasan daw nila may pumarada rito lalo na sa gabi. Para in case po emergency, makakalabas po sila ng maayos. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng mga opisyal ng barangay na nakakasakop sa kalye. Sa panukala ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco na no garage, no new car policy, prerequisite sa pagbili ng bagong sasakyan at pagpaparehistro at pagkakaroon ng sariling garahe. 50,000 pesos ang multa sakaling mahuling na memeke ng affidavit na may garahe ka. E dapat lang po, pag wala kang parking, edi huwag kang karoon ng sasakyan para hindi ka po makadisturbo sa kapwa mo. Sabi ng MMDA, malaking tulong daw ito sa kanila lalo't paulit-ulit na rin nilang ino-operate ang ilang lugar sa Metro Manila at karamihan sa mga offender ay yung mga sasakyan na kahambalang sa kalsada dahil walang matinong parking. We welcome this kind of bid na makakatulong sa MMDA sa pagpapaluwag ng kalsada. Anything that will help our citizens to have a obstruction-free road, why not? Kung may isa sa batas, magiging malaki rin daw ang epekto nito sa volume ng sasakyan sa kalsada. Nagkakaroon tayo 20% increase in car sales every year. So kung this bill, if it will pass, maaaring makabawas. Ano? Kasi kung wala ang garahe, baka hindi na natin ma-reach yung 20% ngayon. At makakahabol na yung pagsasagawa natin ng road networks. Kasi ngayon, mas maraming sasakyan, mas malaking volume ng sasakyan kaysa sa available road network natin. Kung pag-uusapan naman daw ang one-side parking sa mga kalsada, papayagan naman daw yan kung aprobado ng City Council. Igan Pia, daraan pa sa committee hearing at plenary deliberation sa Kamara ang panukala. Kailangan din na may kahalintulad din na panukala sa Senado. Live mula rito sa Quezon City, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Dinarekomenda ng Tourism Council ng Panglao sa Bohol ang pagbabawal sa mga pagtitinda ng pagkain at ilang tourism activities sa Virgin Island. Kasunod po yan ang viral post ng isang netizen na bumisita roon. Umabot kasi na mahigit 26,000 pesos ang presyo ng kanilang kinaing mga isda at iba pang lamang dagat. Ayon sa negosyante na binilhan ng seafood, binibili pa kasi nila ang kanilang paninda sa ibang lugar.
Nakikipag-ugnay na raw ang Department of Tourism sa lokal na pamahalaan ng Bohol at ng Panglao na may jurisdiction sa isla. Nakikipag-ugnay na rin ang DOT sa Department of Trade and Industry para masigurong makatwiran ang pagpepresyo sa mga produkto at serbisyo sa isla. Bubuo rin daw ng resolusyon ang provincial government ng Bohol para matalakay ang sistema ng turismo sa probinsya. Tumawag ang isang sailboat sa gitna ng dagat sa northern Spain. 16 na oras na trap sa loob ang lulan nitong sailor. Ayon sa mga otoridad, gabi ng Lunes, nagpasaklolo ang lulan ng sailboat. Gumamit sila ng helicopter para mahanap ito. Kinatok naman ng sailor ang pader ng bangka para marinig ng mga responding diver. Tinulungan nila siyang makasakay sa helicopter saka dinala sa ospital. The courtesy call sa Malacanang ang Pinoy Pride na si Dave Doberman Apolinario. Personal na binati ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pinoy boxer para sa kanyang pagkapanalo. Nagbigay si Apolinario ng boxing gloves na mayroong pirma niya sa Pangulo. Nakatanggap din siya ng boxing gloves na may pirma naman ni Pangulong Marcos at isang commemorative gold coin. Si Apolinario ang bagong Pilipinong atletang nag-uwi ng flyweight belt ng International Boxing Organization matapos niya matalo ang dating 3-division world champion mula South Africa. May record na 17 wins, 0 losses at 12 knockouts ang boxing champ. Maraming salamat sa iyong dinala na kasiyahan at to bring the pride of Filipinos na maipagmalaki namin na kami, mga Pilipino, sa iyong pagpanalo, masasabi namin, kami naman mga Pilipino, we are world class. Mistulang Transformers robot ang exoskeleton mech suit na naimbento sa British Columbia sa Canada. Parang sa Voltes 5 din ito. Nakokontrol po ng pasaherong sasakay. Ayon sa founder at CEO ng kumpanyang bumuo ng exoskeleton na si Jonathan Tippett, nasa 4,000 kilos ang bigat nito at may taas na 10 talampakan. At sa taglay na 200 horsepower, 50 times na mas malakas ito kumpara sa karaniwang tao. Sumasailalim sa physical training ang mga gustong sumakay dito para matuto silang kumumpas sa gusto nilang kilos. Ito na ang pinakamalaking exoskeleton mech suit ay sa Guinness Book of World Records. Bilyon-bilyon dolyar ang ginastos sa pagbuo nito, pero umaasa ang team na makakabuo sila ng mas murang mga katulad nito para magamit pati sa makabuluhang paraan. Gaya lang sa mga search and rescue operation tuwing may kalamidad. At dyan, Igan, ang mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.